Welcome back to my YouTube channel. Si Juvenal Narciso ito, at Tagalog naman ang ating salita ngayon, itong episode na ito. Mula noong October 2020, naging interesado ako sa mga heritage boots. At pumili ako ang una kong heritage boots. Ito yung Red Wing shoes or Red Wing boots. At naibalik ko na naman yung pagmamahal at paggusto sa mga boots na ginagamit ko. Eh, alam nyo naman ako ay dating sundalo at sa 37 years na nag-serve ako sa military, talaga ang combat boots ang aking halos araw-araw na gamit dahil palagi kami naka-uniforme, araw-araw yan mula pa nung ako ay isang kadete sa Philippine Military Academy. Ngayon, yun ang background kung bakit ang aking YouTube channel ngayon ay puro boots, heritage boots, at yung mga boots na nabili ko for the past years. Simulan natin itong combat boots na nandito sa harap ko. Alam naman ninyo na ang basic na uniform ng isang sundalo ay kasama ang combat boots. So, sa combat, ginagamit ito sa training, dapat meron kayong combat boots. At pag once na pumasok kayo bilang isang sundalo, automatic meron kayong issue, authorized government issue na combat boots. Noong ako'y pumasok sa servisyo, wala pa masyadong libre noon, kaya kinakailangan bumili ng iyong uniforme. Pero noong ako'y na-promote at naging full colonel, binigyan ako ng leadership ng Philippine Army ng magandang combat boots na made in the United States. Galing sa Amerika ito. Noong panahon ng 1998, ang price ito ay aabot ng almost $200. So, talagang leather lahat to. Yan. Ang tawag dito is Corcoran Jump Boots. Ito yung ginagamit ng mga sundalo na tumatalon mula sa aeroplano. At sila yung mga nakaparachute. So, ito po. Ang description nito ay 9 inches ang taas ng shaft, ang tawag dito. Mula rito, mula sa baba, dito, patpunta rito. Tapos 1 inch naman ito, itong kanyang heel. At ang ilalim nito ay Vibram sole, made in the United States. Ang pagkagawa nito ay talagang very durable. Meron siyang Goodyear welt na sinasabi dito, may tahi dyan para maging waterproof siya. At aside from that, meron siyang stitch. Meron siyang stitch down dyan, pababa. At yan ay hanggang sa kanyang ilalim ng sole. Meron siyang stitch yan. Hindi papasok ang tubig dito, ha? Pag nakasuot ka, kaya i-consider natin na ito ay combat boots, waterproof, at isa pa ginagamit ng mga airborne or paratroopers. So basically, this is a combat boots and at the same time, a paratrooper's boots. Ang dahilan na ito ay bilang paratrooper's boots ay dahil itong shaft nito, mataas. Pag sinuot mo ito, talagang pinoprotektahan niya ang iyong ankles. Pag landing mo kasi sa lupang ganyan, hindi mababaluktot ang iyong ankles. Pati yung heel counter niya, matigas. Talagang matigas siya. Parang may bakal sa likod. Hindi magkakaroon ng tinatawag nilang heel slip. Hindi gagalaw yung heel mo. Kaya kung kinakailangan lumakad ka ng maraming milya or kilometro, hindi sasakit ang paa mo kung suot mo ito. Ito naman, hard yung toe cap niya. Hindi ko lang alam kung meron siyang steel sa ilalim or in between sa balat. Pero parang meron kang steel. Steel toe ito. So, makikita mo, hanggang ngayon, okay pa
siyam ang kanyang mga eyelets. Itong eyelets niya ay hindi pangkaraniwang butas ito. Talagang parang gawa ng metal. Metal ito. So, colored in black. Hindi pa natatanggal yung kanyang plate. Black sila lahat. Tapos, itong shoelaces niya, original pa rin. Mula nung binigay sa akin, noong 1998. So, gamit ko ito ng 10 years. From 1998 to 2008. Noong ako ay nag-retire. Okay pa sila. Pwede pang magamit. Ha? Ito talaga yung mga original na Goodyear welt. It's stitched down. Pagkatapos, pure leather. Pure cowhide leather ito. So, medyo mabigat siya. Kung i-compare mo ito sa mga bagong boots, marami pa rin tatalunin itong combat boots na ito. So, pwede pa magamit. Gamit ng mga civilian attire, pang fashion shoe or whatever, pang gamit sa denims, pwede pang gamitin ito. Ang maganda nito is madaling pakintabin. So, ang gamit ko lang noon ay Kiwi. Oh, makintab pa. Maayos pa yung kulay. Walang masyadong abrasives. Ginamit ko ito sa training ko ng airborne. Nung ako ay 49 years old, isa ako sa mga pinakamatandang nakatapos ng basic airborne sa Special Forces at naging member din ako ng Special Forces. So ito ang ginamit ko nung ako'y nagkaroon ng training ng airborne at nung ako'y airborne at nasa Special Forces. At okay pa ito. Palagay ko pwede kong palitan na yung sole para mas bago at durable. Pero pag tinignan mo ito, okay pa yan. Vibram ito. So, meron siyang konting gasgas because of 10 years of using the boots. Pero okay pa. Okay pa ang gamit ito. So, kung meron kayong questions or comments about this paratroopers boots or combat boots, by the way, ginamit ko rin ito sa Basilan, sa Zamboanga, sa mga combat patrols doon at combat operations nung ako ay assigned sa Mindanao. Okay? So, kung meron lang may susulat na kwento itong combat boots ko, marami. Palagay ko kasing dami or isang libro ang may susulat itong kwento itong combat boots na ito. So, kung meron kayong comments, additional information or questions tungkol sa paratroopers boots na ito, made by Corcoran Boots sa United States, please write down below and then we will make some discussion about these combat boots. So thank you for your time of watching this combat boots at ito na rin ang aking review, itong military boots na gamit ko nung ako'y nasa military service pa. Salamat at till next video.